mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Banal sa Pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Eh, Pineng, eh, nakuha na ba ng mga kagawad ang mga honorarium nila? Opo, Kap. Wala na pong natira. Pati mga honorarium ng mga BSW, CVO, Lupon, VNS, nakuha na nila. Eh, mabuti naman kung ganoon. Eh, siguro masaya sila dahil kahit papano eh, nadagdagan ang tinatanggap nilang honorarium. Oo nga, Kap eh. Lalo ng kinakagawad Pidring at kagawad Isong, narinig ko ang usapan nila. Anong narinig mong usapan nila, Pineng? Sabi nila, hindi na raw sasabihin sa asawa nila ang nadagdag ng honorarium nila. Susubukan daw nilang pupunta sa bahay aliwan. Susubukan din daw nilang mag-happy-happy. Naka, ang dalawang yun, sa halip na gamitin sa pamilya nila eh, gagamitin pa sa kalukuhan. Oo, Kap. May bagong babae daw ang bahay aliwan doon sa bayan eh. Kaya susubukan daw nila. Jesus. Eh, kung narinig ko ang usapan nilang yan, baka binatukan ko silang dalawa. Kayo naman, Kap. Hayaan nyo na lang sila para masubukan din nilang magliwaliw. Kailangan din naman nila paminsan-minsan ang magliwaliw para hindi sila tatanda kaagad. Tignan ninyo, si Bernardo na dating boksingero, under ng asawa, hindi na nakapagliwaliw. Anong nangyari sa kanya? Na high blood, hayon, naging inutil na. At yung asawa niya, nakikabit sa mga kalakal. Nakaw, ikaw talaga, Pineng. Ang dami mong nga alam na chismes. Hindi po chismes ito, Kap. Totoo po. Kaya hayaan nyo na lang sila kagawad Isong at kagawad Pidring na pumunta paminsan-minsan sa bahay aliwan. Ay, Darwina, ikaw na muna ang bahala dito sa tindahan, ha? Dahil aalis ako. Ha? Aalis ka na naman, Tita Bibang? Ay, bakit? Saan ka naman pupunta? Makikipagkita ka na naman kay Mangubong, ano? Diyan ka nagkakamali. Ay, naku. Hindi na ako makikipagkita sa lalaking yon. Ha? Ay, kung ganon, saan ka pupunta, Tita? At bihis na bihis ka? Parang makikipag-date ka yata. At, teka. Nako! Nagpabango ka pa? Hoy, Dita, sabihin mo na nga ang totoo sa akin, ha? May date ka naman, ano? Wala. Pupunta lang ako sa barangay hall. Aba, alam ko na. Si Kapitan ang kadate mo ngayon, ano? Aminin! Hindi ako makikipag-date sa kanya. Kundi mag-uusap kami tungkol dun sa pagrekomenda niya sa akin kay Mayor na magiging president ng Federated BSW. At bago namin pag-usapan yon, eh may aayusin kami na nang away-away ngayon. At ako ang itinalaga niyang mamumuno sa pangkat ng Lupon Tagapamayapa! Aba! Dalawa ang papel mo pala, Tita. Oy, baka kung iyayain kang magmutili, papayag ka kaagad. Nako, huwag, Tita, ha? Nakakahiya. Alam mo naman dito sa atin, ang daming marites. Ikaw talaga, napaka-negative mo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko dudungisan ang aking karangalan. Sana nga. Dahil kung hindi, isusumbong kita kay Senador Jubino. Ay, kay Tita ang hiling!
Veronica, believe din talaga ako kay Aling Bibang. Ang galing pula niyang mamagitan sa mga nag-aaway-away. Tignan mo, napagkasundo sila kaagad. Pati yun lang, bilib ka na sa kanya. Kahit ako, kayang-kaya kong gawin yun. Oh, naku Veronica, bakit ba parang inis na inis ka kay Aling Bibang, ha? Nakatulong na nga yung tao eh, ganyan ka pa sa kanya? Akala nila siguro, hindi ko napapansin na lagi silang nagkikindatan kanina ni Kap. Parang may ibig sabihin yun ah. Ano? Nako, ang babaeng ito talaga. Nagseselos na naman kay Aling Bibang. Anong nagseselos ang sinasabi mo dyan? Hindi ah, naiinis lang ako. Dahil akala mo kung sino nang magaling. Nako, Veronica, kilala kita. Bakit kasi ayaw pang aminin na totoo ang sinasabi ko? Nagseselos ka, no? Aminin mo na sa akin, ha? Oo. Nagseselos ako. Bakit? Masama ba ang magselos? Oh, hayan. Di umamin ka rin. Huwag ka nangang magselos. Hindi ko kasi maiwasang hindi magselos eh. Lalo na kapag nagkikindatan sila, nasasaktan ako. Oh, di makipagkindatan ka rin kay Kapitan kung gusto mo. Eh, paano ko siya kikindatan? Eh, kay Aling Bibang siya nakatitig. Ayaan mo na nga yan. Tama na. Huwag mo nang isipin yan. Masakit na ang loob ko, Pining. Ano magagawa ko? Parang gusto ko kang magpamatay. Ah, Veronica! Eh, sandali lang, nandyan na. Pare Asyong. Pare. Pwede bang pumasok ulit sa bahay mo? Iiwan ko na ang sapatos ko sa labas para hindi marumihan ng tiles ng bahay mo. Ay, ikaw pala, pare. Halika. Eh, pumasok ka. Iwan mo yung sapatos mo, ha? Salamat ta, pare. Anong balita, pare? Madadagdagan pa ba ulit ang honorarium natin? Ewan ko, pare. Alam mo, nagpunta ako rito dahil nabalitaan kong nag-beerhouse pala sila Kagawad Isong at Kagawad Pidring. Nako, may bagong chicks daw doon sa bahay Aliwan. Ha? Ano ngayon kung may bagong chicks doon, pare? Alam mo, pare, pareho tayong walang asawa. Samantalang sila Kagawad Isong at Kagawad Pidring meron na, pero nag-chicks pa sila. Ano kaya kung subukan din natin na nga pumunta para magliwaliw? Aba, gusto mo ring makayakap ng mga magagandang babae. Ha, ganun ba, pare? Oo naman na, pare. Magpakaligaya naman tayo paminsan na minsan. Oo nga, no? Kailan mo ba balak na magpunta doon, pare, ha? Pare, ano kaya kung subukan nating pumunta mamayang gabi? Mamayang gabi, pare. Sige. Anong oras mo ako dadaanan dito, pare, ha? Ano? Maaga na lang, pare. Mga alas 5 mamaya dadaanan na kita para tayo ang mauna sa na mag-table doon sa mga bagong chicks ng bahay Aliwan.
Bunjing, saan ka galing? Ha? Sa labas lang, Pariboy. May nakita ako. Anong nakita mo? Ah, alam ko na. Namboso ka na naman, ano? Ha? Naku, pare. Hindi, ah. Hindi ko gawain yan. Hindi ako katulad ng iba dyan na mahilig mamboso. Kasalanan sa Diyos yan, pare. Ano? Kasalanan sa Diyos, sabi mo? May kumwari ka pa. Ano ba yung sinabi mong nakita mo? Pare, nakita ko sila kagawad iso nga kagawad pidik na may inuuwing chicks. Ang gaganda nila, pare. Ha? Saan iniuwi? Sa bahay nila? Oo, pare. Sinamantala nila dahil parehong walang asawa sila sa bahay nila ngayon. Naku, mga salbahe ang mga yun, ah. May asawa na sila, mahilig pa sa chicks. Hindi na sila nakontento sa kanilang mga asawa. Matanda na ang mga asawa nila, eh. Kaya gusto rin nila makatabi siguro yung magaganda ang bango-bangong chicks. Naku, pare, gusto ko rin sanang mag-uwi ng chicks. Sige, subukan mong mag-uwi dito ng bayarang babae. Ha? Kapag nalaman ni Nene yan, hindi ka na padadalawin sa bahay nila. At siguradong babasta din ka na. At ako nang manliligaw. Mawawalan ka, Bunjing. Ah, pare boy! Sabing na asawa ni Hampuso. Ako, may nakakita raw sa kanya na ng bubong ng bahay nila. Pablo, kagabi. Sabi ay, ang dami na bang marites dito sa harapan ng tindahan nila, Bibang. At pinag-uusapan nila si Sabay. Sinabi nilang aswang. Ay, dako. Hanggang ngayon, may marami pa rin naniniwala sa aswang na yan. Malapit ang sila. At kakausapin na itigilan nila yung ginagawa nilang pagkikialam sa buhay na may buhay. Maupay nga aga sa iyong lahat, mga kabarangay. Maupay nga aga sa inyo, aling punya. Ay, darinig ko kasi yung pinag-uusapan ninyo tungkol kay sabing na asawa ni Alfonso. Ay, oo, aling kunyang. Nako, nakakatakot. Nakakatakot na dito sa atin. May mangkukula at may aswang pa. Ay, alam ninyo, mga kapatid. Lumang kwento ang mga yan. Katyang isip lang at hindi totoo. Nako, eh kung hindi kayo naniniwala sa mangkukula at aswang, kami naniniwala, aling kunyang. Ang tunay na aswang dito sa lupa ay ang mga nakikikabit tulad ni Laculasa, Shelley, at ngayon si Veronica. Sila ang tunay na aswang. Ay nako, aling kunyang. Ang dami mo nang idinamay na tao. Tulad ng sinabi namin, kung ayaw mong maniwala sa aswang at mangkukulam, bahala ka sa buhay mo! Ay, talagang hindi ako naniniwala. Magkuling ka lang. Ako, nandiyan na naman yung aswang! Isamit, tatakbo! Mga kapatid, tatakbo! Ay, sino yung papalapit sa akin? Ay, aswang! Ay, magandang araw sa inyo mga kapwa ko opisyal ng barangay. Oh, eh, bakit parang kulang tayo ngayon? Oo, kakap. Wala yung dalawa. Sila, kagawad pidring at kagawag isong. Eh, bakit wala sila? Na-influensyan na ba sila nila kagawad asyong at kagawad adaw?
Ay, nako, hindi ko alam, Kap. Eh, kanina ko pa sila tinatawagan. Pero ayos sagutin ang tawag ko eh. Eh, kung ganun, malamang na na-influensya na sila. Mga walang hiya. Eh, Kap, nag-text na ako kina Kagawad Pidring at Kagawad Isong. Hindi raw sila makakaatin sa session ngayon. Bakit hindi raw sila makakaatin? Importante sana itong pag-usapan natin eh. Sila ang mahalaga rito. Dahil importante itong tatalakayin kayo. Kap, may sakit daw sila eh. Kaya hindi sila makakaatin. Nako, paano ito? Wala ang importante na tao dito. Sila ang kumite ng tatalakayin natin eh. Mabuti pa ka, pero ituloy na natin ang session. At ipaparating na lang natin sa kanila kung anong mapag-uusapan. Ay sige, ganun na lang. Ay Veronica, kumanda ka at kailangan maitala mo lahat ang minutes sa session na ito. Nakahanda na ako, Kap. Ay sige. Ang unang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa sinabi nilang gumagalang aswang. At ang magaling ang aswang na ito dahil umiiwas sa mga CCTV. Kaya mahirap siyang mahuli. May alam ba kayong paraan para mahuli natin? Eh, Kap ako. Ha? Meron akong alam na paraan. Sige, Kagawad Gusteng, ipaliwanag mo sa amin kung ano yung naisipan mong paraan. Opo, Kap. O sige, makinig kayong lahat. At ipapaliwanag ko kung anong naisipan kong paraan. Ha? Ganito yun. Nako, mga kapatid. Nako. Kilala niyo ba si Asyang? Nako, marami Asyong? Ang kwan. Ibinayad niya. May asawa ng Mama Asyong. Ibinayad sa kanya. Ay, nako. Hayaan na naman ang mga Marites. May ibang topic na naman sila, Darwina. Ay, oo, tita. Pero hindi sila ang napapansin ko. Ha? Sino yung napapansin mo, Aber? Ay ano? Yung lalaki na nakatayo at nakatingin dito, oh. Ang ganda ng tindig, tita, oh. Di ba? Oo nga. Sino kaya ang lalaking yan? Ay, sino ano Darwina? Papalapit na siya rito. Sige. Krasa yata ako. Mr. Pogi, ano yun? Anong kailangan nila? Ito ba ang barangay ng Hingaluan? Darwina, oh. Ang tinig niya, nakakalaglag panti. Lalaking-lalaki siya. Ha? Tita, sobra ka ha? Ang landi-landi mo. Matanda ka na. Malalaglag pa ang panti mo sa lalaking yan. Mister, sino po ang hinahanap ninyo? Halika dito sa loob. Ripin mo ako. Pumasok ka at dito na tayo mag-uusap sa loob. Halika, halika mister. Halika, dalian mo. Bibang? Oh, ayan. Ayan ang resulta ng ginawa natin, Kap. Inilipad namin yung mga CCTV doon sa tagong lugar. Walang ibang nakakalam na may CCTV doon, kundi kami lang nila Binito at Ambreng. Ayan, may isang lalaki na makisig. At kanina pa nagkatayo sa tabi ng pader na yan, ha? At lingon ng lingon. Ayan na siya. Oo nga, Kap. Palagay ko. Yan na yung gumagalang magnanakaw. Wala nang iba. Kung ganoon, tignan nyo kung saan pupunta ang lalaking yan. Baka may contact siya dito sa atin. Oo, Kap. Hintayin natin kung saan pupunta ang lalaking yan. O yan, o. Parang may minaman manan. Kanina pa nakatayo dyan, eh. Kung ano,
Sino kayang lalaking yan? Kailangan mahuli natin kagad para tumigil na ang nakawan dito. Binabatikos na naman ako sa social media. Tutulog-tulog daw ako sa pansitan. Ha? Kap-kap? Ha? Ayun na. Lumalakad na yung lalaki. Titignan natin kung saan siya pupunta. Ay, nako. Ha? Nawala siya. Dito naman sa kabilang CCTV. Baka nahagip doon. Subukan natin. Nasaan yung lalaki? Ay, nawala na. Ha? Kap, tignan mo. Nasa harapan siya ng tindahan nila Darwina. Ha? Nakita mo ba yung Kap? Si Bebang, pinapasok niya yung lalaki. Oo nga, tama. Si Bebang ngayon sumalubong sa kanya. At yung lalaki pumasok sa loob ng bahay nila. Ay nako, kung ganun Kap, wala nang ibang pinagtataguan mong magnanakaw, kundi kila Darwina. Sino kaya ang lalaking nakita nila sa CCTV? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!